Alright, what's up mga bro? Bibili ako ngayon ng ano? Rubber link stopper. Yeah, kasi naramdaman ko na ano eh. Matagtag siya. Lalo pag may angkas, matagtag. Lalo pag rough road. Okay naman yung shock ko. Okay naman yung ano, naman tagas. Tapos gumigewang. Yung pag-aarangkada ka, gumigewang siya yung harap. Ramdam na ramdam ko eh. Parang hindi siya stable pag arangkada, yan ah. Lalo pag may angkas, mas ramdam. Parang yung manibela o yung katawan ng motor gumagano, sumasayaw para malikot. O yun yung dahilan nun, rubber link stopper. Chinek ko na lahat ng posibleng ano eh, cause eh. Di pa naman kalbo yung gulong, bago lang yung gulong nito eh. Yung mags ko, tuwid naman. O hindi siya ano, wala naman tama. Rotor disc, okay din. Okay naman, yung shock, walang tagas. Yan, yung bearing ng ano, sa may gearbox, wala namang alog. Yung sa harap, wala ding alog. Pero sumasayaw siya eh, malikot siya. Yung pakiramdam ko, ano, hindi siya kagaya dati na swabbing-swabbing yung stay, ano, handling niya. Pag high speed o pag-arangkada. Ayun nga, yun na nga yun, yung rubber link stopper. Luma na rin kasi siguro, hindi ko alam kung nahugot na siya o ano, upod na, pero tingnan natin mamaya, papaklasin natin. Yeah, dalawang taon na mahigit eh, so palitin na rin siguro yon, baka medyo upod na. Yung rubber link stopper sa may bandang ano yon, sa may engine hanger, yung nagkoconnecta ng makina sa ano, frame, sa batalya ng motor. Ayun ang papalitan natin ngayon, ano, medyo gumagewang siya. Nakatakot magpatakbo na mabilis eh. Gumigewang. Hanap muna ako nun, rubber link stopper. Tapos balikan ko kayo. Kapit natin mamaya. Alright! Alright, ayan yung nabili natin. Ayan yung rubber link stopper. 100 ko nabili, 100 plus. Medyo mahal nga lang. Mura lang to eh, pero okay lang yan. Genuine naman. 120 yata, bili ko. Pampaklasin na natin. Binaklas ko muna yung bangka. Tapos yan, yung dalawang bolt. Yung dalawang ehe na yan. Ito. Saka ito. Sa bila niya may nut. Ito, pang-contra lang to. Size nito, 14. Yan, para nakakalang pag niluwagan nyo. Ito, tsaka dito. Yan yung ginamit ko, niluwagan ko na eh. Yan, hindi nyo na kailangan ano, tanggalin yung pipe. Kaya naman alisin eh. Access naman. Ito naman, 17mm. Gamit kayo ng extension para may, mas may puwersa. Madali lang naman ano eh, luwagan eh. Hindi mo siya ganun kasikip. Yan, ano ganyan, para mas may torque. Extension. Madaling lumuwag. Tanggalin na natin, kakalangan ko muna sa ilalim para i-align natin yan eh. Nalagyan ko na ng kalang dito sa ilalim. Kaya tanggalin yung nut sa kabila. Nandiyan mo na yung pangontra. May ito naman. Tanggalin yung isang nut. Yan, kontra. Palang yan dyan. Tanggalin natin. Okay na. Pwede natin hugutin. Gamit tayo ng vice grip. Huwag natin tuktokin to. Pwede naman rubber mallet. Pero gamit tayo ng vice grip pang hila. Para hindi na kailangan ano. Pukpukin. Rubber mallet muna pala. Dito. Palabasin na natin ng konti. Pukpukin na natin palabas. Okay na yan. Tapos hilahin natin ang vice grip sa kabila. Pala, pwede nyo rin tanggalin to. Para hindi masyadong mabanat. Ano? Ito, tanggalin din natin. Tapos pag natin may align, tanggalin natin yung shock. Yung tornillo dito sa ilalim. Para madali siyang i-align pag ikakabit. Ito muna, tanggalin ko muna ito, isang to. Ito lang yung cable holder na, ano, pre na sa likod. Tapos tanggalin din natin yung pre na sa likod. Hindi sumabit. Tanggalin natin itong kabel. Tanggalin natin ito. Para lang hindi sumabit pag i-align na natin. Pag tinanggal natin yung engine hanger. Ito yung engine hanger.
Ugutin natin. Mayroon natin to. Dahin nyo lang. Ayan, tanggal na natin. Tanggalin din natin yung kabilang hehe. Ayan. Mas mababa ito isa, oh. Tapos, tanggal natin itong engine hanger. Ito yung engine hanger, oh. Ang binunod ko, hindi nakasama yung ano, yung rubber dito. May pandikit pala ito, no? Iwan na sa loob. Ang galing natin, nasa loob eh. Ang last bag na. Ito. Ayan. Last bag na nga, no? Napalitin na talaga to. Nabunot na pala siya. Ayan, no? May damage, oh. Bunot na. Ito kasi yung nakalagay. Yan, dyan yan. Yan, dyan yan nakalagay. Ito sa akin, lumabas na. So yun, maluwag na siya talaga. Napalitin na to. Magti 3 years na to eh. Palitan na natin. Mura lang naman. Hindi ko alam kung yung damage yan. O, normal yan. Sigurado ah. Pero itong ano, maluwag na. Tanggal na siya. Nasa loob siya eh. Ang hinila ko. Hindi siya nakakasagad na ganun. Ito ako ng salita kanina, hindi pa rin re-record eh. Naigabit ko na yung bago nating ano, rubber link stopper. Ayan yung code niya. Para sa ginawa ng daklik. Ayan, ilagay ko na yung bago. Ito. Ito yung luma. Oh. Tapos itong bago, lagyan ko ng Mighty Band dito sa mga sulok-sulok. May Mighty Band yan. Loob. Likod. Sinigyan ko na ng zip tie para siguradong hindi ma uhugot. Yan sa atin, nahugot na eh. Kalumaan. Hindi mauhugot. Meron din yung makapal. Wala ko nabili. Okay na to. Dinabili ko na lang. Ayan yung butas. Natin papasok to. Ito, itong engine hanger. Yan dito. Mahirap ito i-align eh. Ito madali lang ito. Problema ko ito. Hirap i-align. Tinanggal ko muna itong ano, shock. Bolt na shock para mas madali. Try mamaya i-align yung likod. Pero ito papasok muna ito. May pasok lang kanina yan eh. Kasi hindi pala ka nagre-record. Pasok ko na lang ulit. Ito yan. Nagyan din na konting grasa. Nalagyan ko na yan konting grasa. Pasok agad eh. Ito may rapi align. Ito. Kaya align ko muna ito. Na kung kakayanin ko mag isa. Anong katulong eh. Mas madali kung meron kayong katulong. Kaya align ko muna ito. Ano, mapasok itong isa. Ayan, napasok ko na. Ah, grabe, may hirap pala i-align ito. Nagpatulong na kay OBR pag-align. Technique, ito. Diyan yung kakalangan dito mismo para mataas na siya. Tapos pag nakalangan nyo na yan, galaw-galawin nyo na lang yung makina. Kaya kailangan dapat tanggal tong shock para mausupod-upod nyo yung makina tsaka yung gulong para may align nyo dito. Yan, i-align ko naman. Ipitan ko na lang yung mga nut nyan, balik ko yung bangka. Tapos test ride na natin kung okay na yung ano niya, stability niya sa handling. Oh, grabe yung hirap. Patulong kayo ha, pag gagawa kayo nito, mahirap siya. Siya kaya na mag-isa. Kaya naman, pero mahirapan ka. Ayan, test ride natin. Kabit ko muna lahat. Alright, test ride! Yup! Yeah.
Yan o, ganda na ng handling o. Mas maganda nga. Wala nang ano, maragiwang. Ilan pala yun, nahugot na pala yun sa akin ano, kita nyo. Tapos may damage na yung bandang ano, banda doon sa may ano. Normal lang yun kasi wear and tear. Dalawang taon na mahigit eh. O, siguro dapat ano, every 2 years palitan nyo na. Yung naintay masira, matanggal. Kagaya sa akin, natanggal na eh. Kita nyo, hinugot ko, maluwag na siya eh. Sobrang sigip nung pag pinapasok mo. Tapos naroon natanggal na siya sa pagkakadikit. May pandikit din pala yun sa loob. Kasi yun, nalagyan ko ng ano, ng cable tie o zip tie. Para hindi siya matuhugot, ano. Para mas secure. Tapos nalagyan ko din ng mighty band yun. Ang hirap nga lang i-align, no? Kita nyo. Hirapan na, nagpatulong pa ako yung OBR eh. Para yun yung technique, i-anklan nyo na maganda. Tapos tanggalin nyo yung bolt ng shock. Yung ilalim na bolt. Para ma-adjust-adjust nyo yung makina sa yung gulong. Mas madali siya i-align pag ganun. Mas konting buhat na lang. Ito, may malubak na rito sa may ano, paglabas. Yun ang ganda na i-banking. Nang nakaraan, B, parang ano eh. Para siyang natutumba eh pag binabanking. Para nagalaw yung unahan. Naramdaman mo ba yun noon? Tsaka parang ang tagtag ng nagewang no. Tapos parang yung ligod ang tagtag no. Kaya ngayon sumabi na ulit oh. Hindi na siya makaldag. Parang makatagtag siya. Noong natanggal nga yung ano, rubber link stopper nito. Kita nyo naman eh. Hugot na eh. Okay nyo kasi gumagalaw-galaw na yon, bakal sa bakal. Kaya alog-alog yung makina. Doon sa may ano, may batalya. Yan, maramdaman nyo yan. Lalo sa mga lubak. Yung pag okay naman yung shock nyo, wala naman tagas. Para siyang walang play. Para wala ano, para wala shock, para sumasagad. Yan, ngayon okay na ulit. Pero testing natin dun. Dun pa yung medyo malubak eh. Siguro kakaride namin sa ano, Bulacan no. Alam niyo yung ginagawa doon ano, na kalsada. Top road yun, hanggang hindi pa tapos eh. Yung kabila tapos na. Pero hindi pa nila pinapadaanan. Lagi kasi kami nauwi ng Bulacan. Eh minsan pag napapabilis takbo ko doon, ayun. Nalulubak ng ano. Siguro dahil doon kaya nag-vibrate na, nahugot na. Malog. Kakaalog. Ayun ngayon, okay na. Yeah, maganda na rin yung handling niya. Parang gewang. Swabe na ulit. Nice. Ito oh. Ano, hindi na ganang ramdam no? Hindi na. Galing. Yung pala talaga yun. Ayan oh, dito oh. Yung mga nakaraan eh, parang sa likod eh dito. Ayan oh. Ito, tingnan natin. Okay, yun oh, hindi na ramdam. Kala ko bearing o yung mags na ano, bengkong. Wala naman, chinek ko naman lahat eh. Pati itong ano, itong ball race, steering head. Wala namang alog. Tama naman yung tension. O yun na yung naisip ko na cause. Kung bakit gano'n. Gumigewang. Tapos parang unstable yung harap. Kasi nga matagtag sa ano, mga lubak. Parang wala shock. Ayun lang yun, pag naramdaman yung gano'n. Yung sa likod naman, yung anbawa, ang gumigewang sa inyo yung likod, parang sumasayaw. Parang pag naplatan ka. Ang problema naman no, pag ganun, ano, yung engine bushing. Kita nyo kanina, engine bushing ko medyo okay pa naman pero siguro palitan ko na rin ano. Dalawang taon na mahigit eh. Medyo may kalawang na rin yung ano eh, metal part eh. Kaya baka madurog na yung rubber nya o yung mismong bushing. Yun yun eh, engine bushing. Ngayon pag sumasayaw yung likod nyo, yun yung problema. Kaso kailangan doon ng ano eh, ang special tool. May puller na para doon eh. Eh wala naman ako noon. Siguro dali ko na lang sa kasa, bili muna ako. O, hanap ako nung puller. Ibang vlog na lang siguro no. Palitan na din natin. Luma na rin eh. Kanya may kalawang. Hindi ko lang nabanggit kanina. Kasi hindi naman 'yun ang problema talaga. Sarap na gamitin no. Wala nang ka sayaw-sayaw. Oh, hindi na sayaw. Ang ganda na ng ano, ng talbog ng shock.
Hindi na umaalog yung makina. Yan, may stopper na siya eh, malambot. Yan, hindi na yan naalog. Kagaya nun ng nakaraan niya, maalog. Ayun, pag magagawa kayo niyan, patulong na lang kayo. Mahirap kasi talaga mag-isa eh, kaya naman. Yan, patulong na lang kayo para mas madaling i-align. Pag ibabalik nyo na. Woo! Dami sasakyan, oh. Oh, chill lang, chill. Ayun lang yan, ganun lang kadaling magano. Mahirap pala ito, hindi pala madali. Kailangan may katulong kayo pag magpapalit kayo ng ano, rubber link stopper. Medyo mahirap siyang gawin. Ang mag-isa ha, kaya naman pero mahirap eh. Kailangan may katulong ka. Kailangan mo lang din ng tools, mga pambaklas. Dali lang naman. Ayun o, sarap na sa high speed, wala nang ano, alog. Sobrang stable na ng ano, manubela. Ah, hindi na naalog. Ayos, ayos na. Ala ko nung ano eh, problema na sa kung saan eh. Ayun lang pala. Marami pala nagkakaganyang problema. Hindi lang Honda Beat. Honda Click, madalas eh. Nag-search din ako kasi na nakaraan. Honda Click, ano, bago pa lang, nag-ano na agad, nahuhugot. Ayun, yun lang yung technique. Pinakita ko naman na sa vlog. Natapusin ko na yung mga ano. Natapusin ko, B. Natapusin ko na yung vlog. Alright, mga bro, ride safe!